Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villel. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 7! Ayan, magandang araw po sa inyo muli po, Father Roy. Ito naman po tayong kakain na naman tayo, Father Hans. Yes, no? Father Roy. Pero bago tayo kumain na naman at bago natin papasukin sa kusina natin ang guest natin, we would like to thank kayo pong lahat na sumusubaybay, sumusuporta sa mga programa ng TV Maria, especially, syempre, ng Testimony. And of course, Father Hans, I'd like to make a special mention sa ating mga guro, no? Yes! Mag face-to-face na Father Hans. Marami tayong mga mga kaibigan din, saka yung mga bumabating mga teachers, yeah. Ang mga katikista natin, syempre, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. Kaya, alam mo, dahil nagluluto tayo, Father Roy, naalala ko, ikaw ba? Naalala mo pa yung teacher mo sa home economics? Of course, lang. Ah. Si Miss Belen ata yung pangalan niya. Parang pangkapangalan ko, pero isang eleng sa kanya. Belen ang pangalan. Baka naman, si Miss Belen. Hindi ka nanay mo yan? Hindi ko siya nanay. Tita ko lang, tita. Oo, marami sila. Pero hindi, kasi siya maliit eh. Kasi diba, natuto rin tayo magluto. Alam ko, ang tinuro sa akin ng lola ko para iluto sa school, dahil exam namin eh. Yung repolyo na may itlog. Nasunog ko pa nga. Ay, itlog yung repolyo. Pinagsama lang, repolyo. At itlog. At saka lang itlog. Repolyong? Itlog. Ah. Repolyong. Alam ko, repolyong. Eh, tama na. Alam ka na. Kamustay na natin. Ito na, para matuluan tayo ng bagong pagkain. Putahe, yes. Let us welcome sa kusina ng Testimony, Brother Artemio Manuben Jr. Yeah. Come on down! Oh, pamilya brother. Na pamilya rito sa akin. Hello parang po. Parang napag sa TV to, ah. Magandang araw, brother. Brother. Ano ba ang palayo, Manuel? Ano ba ang palayo Manubes. Tatawag namin sa inyo? Manubes. Brother John na lang po. June. Ah, Brother June. Ah, Brother June. Welcome po sa Testimony. Brother Hansi ka ba nung sa school? Ba'y kaway na tawag na Magdu, Mags, Magdurula. Parang ba yung nickname mo? Ah, ano? Apat na letra na lang eh. Hindi ko na alam kung paano i-claim eh. H. Wala. Wala. Yun lang. Kayo po, Brother June, ang inyong ano. Brother June. Ang palayo po sa inyo. Opo, Brother June. Yeah. Si Brother June na isang nakikita ko na sa t-shirt niya, Franciscan Catechist. Catechist. Wow. Wow. Mm. Brother June, parang ano po ah. Wag ho kayong kabahan. Oo. Oh. Kami ang gusto niyo paalis muna kami. Ano po ba ang inyong inihanda para sa amin sa kusinang ito? Brother June? Ang inihanda po namin ay yung sinigang sa... Sinigang na manok po. Sinigang na manok? Uy, kakaiba. Maraming pong gulay. Yun yung kakaiba doon, Father Hans, ano? Hindi, pero bihira tayo makarinig ng sinigang na manok. Manok. Di ba kadalasan po pork yan? Pork. Mm. Oh, isa yung sa mga paborito ko sa nanay ko, kuya, ang sinigang ni Aling Hilda, sinigang na baboy. Ito naman, manok. Mm-hmm. Yan. Plus, yung pa, Father Hans, maraming gulay. Gulay. Bihira ang sinigang mangyan na yung kanyang gulay talaga. No? Siguro yung tapong. Alam nyo, tapong. Wow, ay, timing na timing po para maturuan din natin yung mga nakababata nating viewers na maging healthy. Ng gulay. No? Kasi manok, hindi pork. Tapos marami pang gulay. Kaya ipakilala nyo na po sa amin ang ingredients ng inyong sinigang na manok. Ang sinigang na manok po, meron po tayong gagamitin mantika. Yon, mantika. Asin. Chicken cubes, sibuyas, kamatis, okra, sinigang mix. Tapos labano, sitaw, gabi, sili, talong, tapos parang ano yan? Kangkong at syempre. Lalo na po yung manok. Ayun. Ayan. Pero napansin ko po yung manok ninyo, bakit parang wala yatang ibang parte, puro ano yan? Pakpak. Puro wings. Mm-hmm. Ginagawa po kasi namin pag may formation kami tuwing Linggo, hinahati rin po namin niya minsan pag nagluluto kami. Oo, siguro po punta na tayo doon muna sa background ng inyong ng inyong pagiging Francis. Sino yung kami na naghati-hati sa pakpak ng manok? Oo, ano po pagsabi ng Franciscan Catechist? Kayo po ay katikista rin ba sa isang parokya, sa isang diocese? Ayan. Taga ano po ka, Archdiocese of Manila, okay. Under po ni Father Carlo. May Father Carlo. Ang mga katikista. Nagsimula yung Franciscan Catechist dahil na-assign po ko sa San Roque. May nakilala po ko isang OFS. Saan po San Roque yan? San Roque, sa Blumentritt po. Ayun, kasi may Mandaluyong, may Manila. Ito Blumentritt. Senior Di Bandojo. Ayun pa. Tabi ng MRT LRT station, ano?
Anong trend. Okay. Doon po nagsimula yung nakilala ko po si Sister po rin, isang Franciscan na doktor. Okay. Wow. Nagsimika po ako na maging member nila, maging Franciscan. Nagpaalam po ako na gamitin yung salitang Franciscan dahil Catechist ako, ginawa namin Franciscan Catechist. Ano pong pagkakaiba ng Franciscan Catechist sa mga regular na katikista sa parokya? Ayun, ang nakita ko pong pagkakaiba kasi dahil sa meron kami mga parish work na nandun lang kami sa parokya, ang isang paraan po na ginawa ko para hindi naman para maiba, parang lumabas lang sa pagkatao na yung pagmamahal sa kalsada. Yung nagturo po ako sa unang-una po sa ano sa kalsada. Sa release po ng ano, release po ng literal na release. So, nakikdaman sa'yo yung kalsada sa'yo release. Hindi, wala pang solvent noon, mga rugby boy pa lang. Wow, ay, diba? Mga bata doon sa kalsada tsaka sa na-assign sa release. Na-assign na sa Espiritu Santo kasi yung Rizal Avenue hanggang Blumentritt, marami po tayong mga tropang ganyan. Opo. Tapos, rugby or solvent. Tapos may mga kaibigan din po ako sa sa North Cemetery, nagtuturo din po ako, dahil nag-iipon po ako ng mga bata sa cemeteryo, nagkakatekesis po kami doon. Hanggang makarating po ako sa Tondo. Siguro, Father Hans, para as we go along, siguro natin ang simulan. Ano ang pwede nating first step na gagawin muna habang hiwa muna tayo ng... Ayan. Kasi sabi nga kanina ni Miss Cathy rin, ang ating expert sa pagluluto ng... Ang ating in-house chef. Hindi pwedeng basta hinihiwa yan ng... Kasi nangingitim pala. Opo, nangingitim po siya. Siguro ganun, nahihiwa siguro ko, no? Tingin ko nga, kuya. Maaga ka, kasing ano eh. Na-expose. Kaya diba ganun, na nga, pag, kasi ma-expose yan. Nangingitim na siya after. Ang apple, ganun, Father Hans, eh. Pag nahiwa mo na siya. Yes. Ayan. So kayo po, naalala ko tuloy, binabati na akin yung mga volunteer ko rin sa Hands to Heaven din. Na, nakikita ko yung sinasabi niyang lumabas sa pagiging katikista lang sa loob ng simbahan. Parang yung panawagan, sabi nga ni Ate Joanne, yung aming head katikis din na, parang nandun mas makikita mo dun yung iba pang mukha ng pagiging katikista. Nilalagyan mo ng laman, ng karanasan, yung mga tinuturo mo sa mga bata. Po. Parang beyond the border po. Parang hindi ka lang nasa... Eskulahan, di ba? Actually, ang mga katikista po ay sa Archdiocese of Manila. School-based. So, kayo ay realist-based, no? Realist-based. Kalsada. Street-based. Street-based. Di ba? So, hindi, ano po ba yun? Pinayagan kayo? Nagpaalam po ba kayo kay Father Carlos sa parish priest nyo bago kayo nagsimulang lumabas sa kalsada at yung nalipat po ko sa Tondo sa Almario Elementary School, nakita ko po yung naglakad-lakad po ko sa parola. Nakita ko po yung pangangailangan ng mga bata. May mga nag-solve, may mga nagtakbuhan doon. Parang na maraming hindi school, opo, no? Hindi po, marami pong hindi nag-aaral sa sa Almario. Kaya yung paglipat ko doon, sabi ko, Lord, ano po bang dahilan bata ko nalipat dito sa Tondo? Meron po ako nakitang isang bulok na educational card. Okay. Doon ko po nakuha, doon ko po nakuha yung idea na catechetical card. Nagpagawa po kagad ako ng kariton para yung salita ng Diyos ay makarating sa kalsada. Wow! Sa pagitan ng catechetical card na yun, nag-produce ako ng... Kumuta ako sa CIPAM, tapos nag... Lona, nagsimula lang po ako sa mga marshmallow. Pinamimigay mga Ayun yung pangtawag po pag-andrak po sa mga bata. Pero kaya po bang grupo po ninyo, kuya, ay kuya na lang tawag natin kayo. Yan po ba ay ano, Kuya Jun? Meron po ba kayong ano, kasamang pare? Meron ba kayong mga spiritual directors na nakakasama nyo po sa pagmimission din tulad nito? Para meron din kayong ano, spiritual guidance din ba? Ang nangyari po kasi parang lumabas lang talaga yung parang inspirasyon ko talaga kay Saint Francis. Opo. Nakita ko po yung pagmamahal niya sa mga ketungin. Tinuring ko itong mga nagra-rugby, mga batang kalsada. Parang sa panahon natin sila yung mga kinadidirian eh. Iniiwasan ng tao. Kaya isang paraan ko para mapuntahan yun, nagpagawa talaga ako ng kariton. Sa ano naman po, wala po akong pari na naggagabay sa akin. I mean, kuya, siguro, walang pari silang, strictly speaking, na spiritual director. Formal. Pero meron po kayong mga kaibigan, mga somehow
nakakausap ng mga pari or madre opo, na nakakatulong sa inyong gawain. Meron din. Opo, meron po. Sino-sino yung mga... Sino na yung pangalan ko kasi, Hans, eh. Sino-sino na yung pangalan mo, ikaw talaga. Sino-sino kami. Scripted to, eh. Scripted, eh. Sino-sino ba kami, kuya? Talagang, matagal na pong umano sa akin si Father, Jade. Yeah. Jade Licuana! Wow! Father Jade. Ay po, Father Jade, salamat po. Tapos, nung nakita po ni Father Carlo yung dedication ko sa pagtuturo sa kalsada, inabsorb niya po yung alternative catechesis. Wow. Kaya pinagawa niya po ako ng bagong kariton. Wow. Nagsusuporta sa akin pa magbigay ng fajibar sa mga bata. Mm. Oh, kariton ni Carlo. Fajibar ni Carlo. Inabsorb din po sa amin yung ano yung katekista band kasi sa amin ang gisimula yung katekista band. Yan, tumutugtog kasi sila, Kuya Red, di ba? Katekista band. Hindi mo na itatanong, mga awit din si Kuya. Mamaya nga magsasample. Sample. Hindi po ko umakanta. kami lang puro nag-provide. Eh, si Father Hans, may makinalaman si Father Hans sa inyo? Si Father Hans po, kamusta ho yun? Nung in-interview po ko ni Father Hans sa TV Maria rin, sa PCNE, doon po na lumakas yung ano, kasi may mga tao talagang tumulong sa akin. Wow, Father Hans. Si Father Hans, si Father Linus. Gusto ko nang banggitin yan. Hindi, nakakatuwa rin naman talaga na, kasi aminin natin, Father Ron, lalo na kaming mga nasa parokya, hindi namin magagawa lahat. Kaya napakalaki po ng utang na loob ng simbahan sa mga katikista, lalo na sa ganitong ginawa ni Kuya Jun na in-extend pa niya. Kasi hanggang doon sa pagtuturo lang sa school eh. Opo. Pero sa kanya is yung dapat tayo talagang pari ang inaasang gagawa noon. Yeah. Pero hindi natin kaya lahat. Kaya salamat sa Diyos may mga katikista at kagaya niyang lumabas talaga para maranasan ng mga tao, hindi lang marinig ng mga tao. At saka yan din yung siguro yung rulat sa ng media, ng Catholic media na yung ating mga ginagawa, no? Nalaman ng mga tao. Then, eventually, maraming mga sumusuporta. They become aware na may ganyan palang ginagawa sila, no? Yes. Kaya, mga gusto pong magsuporta, no? Sa gawain po ng Franciscan Catechist, maaari po kayong maaaring po kayong magpadala. No, dito po sa number na ito. Mamaya po yan. O nga, kala ko yan, patapos na. Wala pa kami ng luto. Parang yung pagkakasabi mo ko yan, parang nagpapasalamat na. O, ano po ito? Ano po ito, Father June? Hindi po kasi, hindi siya pwedeng ano. Karamihan po kasi sa mga talong may mga defect talaga. O hinihiwalay. Kaya hinihiwalay ko na itong... Ang nabubulok sa hindi nabubulok. Wow, parang... Buti nandito ko sa hindi nabubulok. So akin yung pangalan nabubulok, ano ba? Hindi, Kuya. Kamusta po, Brother Jun, yung karanasan ninyo nung... Siyempre, meron bang mga challenges na hindi pumayag na kayo ay gawin nyo yon? May mga narinig ba kayo na hindi dapat, hindi mo ginagawa yan kasi baka masira yung ano natin, yung imahen na dapat eh nasa school lang tayo. All out support ba lahat ng mga nakasalubong ninyo o nakakasalamuhan ninyo? Hindi rin. Hindi rin. Mayroon talagang challenge. May hindi ka agad maiintindihan. Opo, hindi naiintindihan. Kasi kakaiba yung pangalan, kakaiba yung gawain. Mm-mm. Tapos maraming... maraming pagsubok talaga. Oo. Una sa kalsada eh. Kasi napapalaban din ako sa kalsada. Yan, lalo talaga na nung pandemic, Kuya. Nung nagsimula ang pandemyang ito, kamusta yung grupo ninyo? Kasi street kayo eh. Kamusta, Kuya? Eh, nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi pagkatapos po ng kariton, hindi na kami makalabas literal eh. Mm-hmm. Nagka-lockdown na. Kaya lang si Father Jade, ginulo yung buhay ko nung pandemic. Father Jade talaga, oh! So, humingi kami ng paumanhin. Patawad, Father Jade. Father Jade. Nagbigay po sa akin ng mga alcohol. Doon po nagsimula yun. Ano, beer, ganon? alcohol siya na, parang ginawa lang ng kaibigan niya. Tapos, pinamigay namin sa Delpan. That's good. Pagkatapos po noon, marami na po mga tao na nagpapasok ng pera sa ATM ko. Hindi ko sila kilala hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila nami-meet. Maraming salamat sa inyo. Anonymous sponsors, di ba? Marami po kaming napupuntahan, Father, sa na-discovery ko po, Father, ako mismo kasi dahil lockdown na, napuntahan talaga namin yung mga gilid-gilid sa port area na hindi sila sakop ng barangay, na hindi sila nabibigyan ng ayuda. Nakita ko yun sa mga post ni Kuya. Kaya taka nung nakapagbigay tayo ng konting tulong, talaga nakamotor silang lahat. Riders sila nang dumating na kinuha nila yun. Daming mga gandang kwento ni Brother June. Dadagdagan pa yan mamaya ni Brother June. Habang nagsisimula na rin tayo, pagbabalik natin, magbe-break muna tayo, Kuya. Kasi I'm sure excited na silang marinig pang marami ninyong inspiring stories. Magbabalik po tayo dito sa Testimony. Thank you.
At tayo po ay nagbabalik kasama ang napaka-inspiring na Franciscan Catechis na si Kuya Jun. Wow, no? Yes. Father Roy, no? Panimula pa lang pero parang nakaka... Dami niyang sikwento. Dami pwede ikwento. I am sure yung mga nanonood sa atin ngayon parang sinendan nila, uy, panoorin nyo ito, nakakatawa, Kuya. Pero para mas makakatawa, Kuya, luto na tayo, Kuya. Ano ba yung ating gagawin ngayon sa sinigang na... Chicken! Yeah. Sinigang chicken. Magigising na po tayo. Apo, buksan ko na po, Kuya. Ako ang inyong assistant. Baka mamaya pumatok kasi. O, diba? Putok-putok kasi yan minsan eh. Yan. Mag-ano po kayo? Magigisa ka muna, di ba? Tama na po ba yung ganyan kalaki lang, Kuya? O, kayo na po mag-control po. Kailangan po, mainit muna siya bago natin lagay yung mantika. Okay. Painitin muna natin ang kaldero. Opo, para niluluto rin muna yung kaldero. By the way, Kuya, kayo po ba talaga ay mahilig magluto o naturuan? Natuto po ako kasi nakapagtrabaho po ako sa Jollibee. 7 Jollibee po yung napasokan ko nung nag-aaral ako ng college. Okay. Kayo yung nagluluto. Doon kayo sa kusina, sa kitchen. Kaya si Kuya ay na-expose sa pagluluto. Yeah. Pero saan pala ang pamilya po ninyo? Saan galing pala ang inyong pamilya? Ang pamilya ko po ay galing sa Abra, Tagaga. Abra. Tingyan pa po kami. Itnag ang tawag sa amin. Itnag. Ano po, pang tribe po ba yun? Opo, pang tribe. Ako, mabuhay ang mga ating mga katutubong kapatid. Yan. Sige po. Okay. Tapos, hindi pa siya umiinit masyado. Di pero pa. Pwede na? Pwede na ba, Kuya? Pwede na lang, Kuya. Yan. Stainless po kasi ito, madaling umiinit. Pero kayo po, Kuya, ito pong chicken sinigang na ito. Tama ba? Ay, ganito, Jollibee. Saan niyo po ito? Kaya doon, kaya pala chicken. Okay, ngayon po na, kaya pala chicken. Yan, okay. Kasi meron siyang doon. Oo, may backstory. Pero saan niyo po ito natutunan? Natutunan ko po ito sa formation na lang namin. Kasi pagkatapos po namin magsimba, pumunta kami sa bahay, nagluluto po kami. Wow. Para meron po kaming pananghalian. Ayan, natawag na after the misa, mesa. So yan ay tinuro lang sa inyo po? Wala, natutunan ko lang po. Pinag-aralan nyo lang natutunan talaga. Ko lang po siya. Ayan, mukhang mainit na mainit na. Mm-hmm. Nararamdaman ko na po eh. Mag-open yung mga pores. Ayan, ano po na? Sibuyas! Siyempre. Eto na. Ayan ang mga ingredients ng Eto yung pang-ingit mo sa kapitbahay. Opo, yung amoy niya. Yung naaamoy ng kapitbahay mo. Ayan. O, punta na tayo sa kuya. Nung pong habang nagluluto po kayo, no? Di ba kayo po ay parang lumabas sa simbahan, sa school, at nagsimula kayong magturo ng katisismo sa kalsada. Mga batang, kamusta pong inyong sa street, sa street. Ano ba yung Tagalog ng street? Ano ba yun? Kalsada. Tuwid. Pag-street, tuwid. Kuya, tayo nalang mag-usap, Kuya. Ganyan po talaga yan, ha? Huwag kayong mawala ng gana. Okay. Pero po yung, nung kayo ay nagpunta sa, nagturo na sa kalsada, di ba kayo natakot din? Nailang, natakot? O parang... O sanay kayo sanay sa kalsada? Makihalubilo sa kalsada. Sible, sanay po ako. Kasi laking hirap po ako sa Delpan eh. Batang Delpan po ako. Taga Manileño po kayo. Tapos, nagtatapo ng basura sa kalsada. Wow, napakasamang tao mo talaga? Napakasamang tao mo? Pag sinabi na... Good example. Good example. Pag sinabi na nagtatapo kayo... Joke lang, joke. Nagtatapo ng basura sa kalsada. Hindi, yung ba yung mga kadalasan na ginagawa ng mga tao na lakad-lakad, nasasakyan, natapon? Hindi po namin hinihintay yung truck, tapos nagtatapon na lang kami sa kalsada. Hindi sa bubong na may bubong. Mabilisan. Ano niyo po ang tawag dyan? Sutil. Kamusta po ba ang ninyo? Buhay sa Delpan. Background tayo. Inyong kabataan. Kasi parang nakaintriga nga na kayo ay komportable sa kalsada. So kayo ay sanay talaga sa pakipag-deal sa tao sa kalsada. Habang hinahalo niyo yung kamatis at sibuyas. Bilang kabataan sa Delpan, kasi naging batang Delpan ako, yung parang yung gulo, riot, napapasabak sa riot. Exposed po kayo sa ganong community. Kaguluhan ako. Tapos lumaki rin ako sa Divisoria. Naging, yun po, parang dahil sa kahirapan, nasubukan ko po magnakaw sa Divisoria. Yung mga damit, you know? May mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, mga mabilis lang makuha. Binolium. Cellphone. Binolium. pangunahin eh, cellphone. Load. Wala po cellphone nun. Wala pa. Linolium. Wala pa cellphone. Wala ko ginilinolium. So kayo talaga ay nabarkada kayo. In other words, medyo kayo ba inasama din sa... Chicken. So ano ba, kamatis, sibuyas... Chicken. Ito na ang chicken. Okay, take note.
malinis po ang kamay ni Kuya, huwag kayong magkanala. Siya po ay naghugas ng kamay bago, ayan, puro pakpak nga. Ay, heavenly. Oo, ang ating menu ay nakakalipad heavenly. Nakakalipad talaga yan. Ayun, Kuya, kamusta po ang, kung ano-ano pa yung mga karanasan nyo po nung kayo ay, ano yung kabataan nyo po ba yan? Kabataan. Pero yan po ay kasabay habang nag-aaral kayo. Opo, yun. Oh. Ang isang nakita kong grasya ng Diyos, tinulungan pa rin ako ng Diyos na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging sutil ko sa magulang. Diba? Pagiging ano rin po ako sa bisyo, sa droga. Ah, talaga? Na-expose. Kung may tanong ko po, yan ba ay nag-aaral ho kayo noon? Nag-aaral. So, kaya pala yung mga batang kalsada na sa mga drug, kahit paano. Kahit alam mo yung kailang pinagdaan, alam mo yung kailang nanggagalingan, ano? Opo. Yung kailang parang lingguwahe pa nga, baka alam mo, eh, no? Opo, yung lingguwahe nila. Oo, lingguwahe kalsada, meron yun. Kasi mga bata sa lugar namin, talagang sanay sa riot, mga kagulungan. Oh. Na ikaw din naman na ano yung hindi mo makakalimutan kung maikukwento mo lang? Yung medyo hindi tayo mapuputol sa ere. G13 tayo. Tayo R18 ha? G13 lang. Ano kuya yung isa sa mga kulit o ano ba yung pasaway? Pasaway experience, oh. Yung nagwawala po mismo sa loob ng bahay namin. Nanay ko, gano'n. Parang nabuburyo ko kasi sa hirap, wala kami pagkain. Kapatid, kuya? Anim po kami magkakapatid. Pang ilan ho kayo, kuya? Sunod po ako sa bunso. Hmm. Tapos po, ayun, nung kalisin po ako, hindi ko makalimutan yung araw-araw talaga na gulo. Kasi ako nagsisimula ng gulo dun eh. Ayoko kasi na mas mayabang sa akin. Mabait po kami. Sama ko kayo sa mga fraternities. Nasama po ako sa fraternity. Ang tawag sa fraternity namin ay SI, Samang Ilocano. Samang Ilocano, taga-Abra. Hindi, alam mo, marami naman talagang mga fraternities noon. Di ba, lalo na po noon. Pero ngayon, parang nabantayan din sila, kuya. So kayo ay naging leader noon? Hindi po ako leader, pasaway ako eh. Pati yung presidente namin. Hindi ka makontrol. Hindi ako makontrol kasi bumigay sa kanya. Pero balita ko doon, ngayon mayroon ka na bagong fraternity ngayon na? Ano na? May bagong fraternity ngayon, Takusa. Takot sa asawa. Takusa ba? Hindi asawa niya eh. Takusa ba? Ne, pero kuya, yung ano, ngayon nasa kalsada ka na, tapos nakikita mo yung mga tinuturoan mo, ganyan. Naaalala mo yung ano ang epekto nito pag nakikita mo sila na ganyan tapos naaalala mo yung pinanggalingan mo dati na, paano ka nagsimula? Ang isang nakita ko po doon eh, dahil kulang ako sa pagmamahal, iniwan ako ng tatay ko. Ang isang nakita ko ng mga nakasa labas ng kalsada, pagmamahal din ng kulang sa kanila. Kaya kahit mabaho sila, madumi, niyayakap ko sila. Hindi ako nahihiyang yakapin sila. Hindi ako nahihiyang yakapin sila na mabaho. Kasi alam mo yung pinagdadaanan. Galing siya doon. Galing sila sa pamilya, mga broken. Nakita ko rin po parang biktima rin sila eh. Biktima ng pamilya, broken family. Kaya I remember, of course, I'm very inspired by Mother Teresa. Kaya sabi ni Mother Teresa, the greatest poverty is really not anger, but to be unloved. At yun yung kitang-kita mo na, I'm sure, very exposed si Kuya Jun doon, kaya niya rin. At galing nga siya sa karanasan na ganoon. Nawalan siya noon minsan, kaya alam niya kung paano, kano kahirap yung wala kang ganun. Opo, walang magulang. At saka ang hirap ng magsinigang ng walang sabaw. Oo, walang tubig. Kaya maglagay tayo ng sabaw. Huwag mukhang prito yan, Father Hans. Ayan. Nasahaya na po natin siyang kumulo. Okay, so, andito na yung ano to, manok. Pakukuloyin na lang po ito, kuya. Tama na po ba yung ganyang kalaking apoy? Sige, ayan, para magpagkwentuhan pa tayo ng marami. Tapos yung gulay, mamaya pa ito dalagay kasi, no? Pa hindi siya gaanong mapakuluhan, no? Malanta. Malanta, tama. Ayan. Ayan. So, mga ilang minuto yan, kuya? Pag papakuloyan, brother? 10 to 20 minutes. 10 to 20 minutes, okay. Marami pa tayo mapag-uusapan pa. Oo. Ayan. So, kuya, pagdating doon sa yung mga karanasan mo in the past po ba, paano ka nito na, bukod doon sa sinasabi nyo nga na niyayakap mo nga, kasi nga, alam mo yung pinagdadaanan nila. Parang ang dami, sorry kuya, parang ang dami talagang parang madilim na bahagi ng iyong kahapon ba, yung mga challenging, mga pagkakamali, pagkakasal, but remember, great saints, meron silang mga ganyang karanasan. Kailan po at paano nagsimula ang conversion story mo? Yeah. Imposible yung nangako na ako na kasi mapapahamak na ako noon eh. Pinagtangkanan nila akong patayin ng mga ibang fraternity. Okay. Sabi ko, pag makakalabas ako sa eskwelahan na to, magbabago ako.
Yun, nakalabas po ako sa... Very miracle yung paglabas ko sa school eh. Ano bang nangyari? Sorry ha, backstory talaga. Hinawi, humawi yung tubig. Tapos dumaan si kuya sa gitna. Ganun ba yun? Hindi po. Kasi ang nangyari po doon sa school, tatlo yung gate eh. Oo. Tatlo yung gate, may mga nakaabang na talaga sa bawat gate. Sabi ko, Lord, kung makakalabas talaga ako dito, magbabago ako. Umiiyak na ako noon kasi nakita ko talaga yung mga palibot eh. Nakaramdam ka ng takot noon? Nakaramdam po ako ng takot. Kahit na siga-siga. Kasi diba sabi niya, ang tapang niya noon, walang ano. Pero that time, nakaramdam ka ng takot. Tinawag ko ang Diyos na hindi ko nakikilala. Ganun. Yung pagkasabi ko noon, pag makalabas po ako rito, magbabago ako. Kasi ang uwian ko po ng college, alauna. Inabot na po ako ng mag-aalas 5 na. Wala, nandun pa rin sila talaga. Ang isa pong pinagtataka yung lagi kong kaklase na binubuli. May binubuli ako dun lagi. Driver po siya ng isang company. Nagtataka po ko, alas 5 ng hapon nandun siya. Kaya ang isang ginawa ko po, nakiusap ako sa kanya, nagpakumbaba talaga ako na... Kahit binubuli mo siya. Oo, kahit binubuli ko siya. Sabi ko sa kanya, uuwi ka na ba? May hinihintay ka ba? Sabi niya sa akin, nagpapahangin lang ako. At ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, maaari ba ako sumabay sa'yo palabas? Oo naman. Ayan. Kaya yung aalis na siya, siniksik ko yung sa likod ng sasakyan. Kasi yung mga sasakyan dati, hindi patinted eh. Kita yung loob. Oo. Ang ginawa ko po, pumasok po ako doon sa ilalim ng upuan para hindi ako makita. Na lumabas ka. Opo. Paglabas po ng gate, pagdating na po sa nagtahan, sa malapit na po sa nagtahan, wala pa po yung isang bridge doon eh. Pag malapit na po sa paliko ng Malacañang, doon na po ako nakahinga talaga ng ano ng malalim. Sabi ko, niligtas ako ng Diyos. Sabi. Alam mo yung conversions to, St. Paul ba, St. Peter, yung tinakas ng anghel ng Diyos? Oo, St. Peter. Binu- St. Peter, Peter po. Diba, no? Parang bigla ko naalala yun na yung kaklase mong binubuli mo. Diba, sa tinanong mo, pwede ba ako makisabay? Hindi lang niya nagdugtong, oo naman, takot ko lang. Parang gabi siguro. Siyempre, binubuli mo. Baka, man. Diba? Turuwin pero hindi, pero parang siya naging anghel ng Diyos talaga. Yung nga po, parang nakita ko yun, nagpadala ang Diyos. Na gano, nakakakilabot ko. Pero yun ay dahil din sa yung gulo na, habi mo, sobrang gulo na ng iyong buhay na pakigili. Pinagtatangkaan po kasi ng patay nun eh. Ah, ang dahilan? Kasi gagraduate na ako. Oh. So gusto nila akong patayin. Dapat lahat, hindi gumagraduate eh. Nakakasama na ng pagkakasama yan eh. Well, baka marinig tayo nung nagtatangka sa kanya. Mag-break muna tayo sandali, kuya. Ha? Pero exciting na po itong part ng ano, ng kwento ni Kuya Jun. Magbabalik po muna tayo sandali para makapag-prepare pa si Kuya Jun ng kanyang mga ibang karanasan pa habang hinintay natin ang pagkulo nito. Yes! Magbabalik tayo with Kuya Jun. At nagbabalik po tayo dito ngayon sa ating testimony. Kasama po ang dating pasaway na si Alex, no? Ito yung Alex, yung aming cameraman. Ayan po nga, Brother June. Cameraman yung aming Alex. Na-shoutout patuloy si Alex. Hi, Alex! Wow. Brother June, yan. Ito na, kumukulo na po, kuya, bago tayo magkwentuhan ulit. Kamusta na po ang ating... Ano yung ating next na i-halo dyan, Brother June? Ayan. Ito po, una na natin yung gabi. Kasi matigas ito, parang medyo lumambot-lambot. Mas masarap po yung gabi na... Gabi? Na ano rin siya, parang lumalambot siya. Mm-hmm. Parang nahalo siya sa sabaw. Magkakalasa rin. Ang lasa, yun yung medyo nagpapal... Ano, lapot ba? Opo, yes, nagpapalas yan. Diba? Gabi. Pang may gabi. Masarap din po yung manok na medyo kalas na siya sa... Kumakalas-kalas na siya. Malambot na malambot na talaga. Oh, yung pag inangat mo ba, nahuhulog na, buto na lang pag angat mo, kumalas talaga. Nawala sa kaluluwa. Tapos ito ay after ito... Huli po. May mamaya pa yan, kuya. Huli na po. Yan. So ganyan muna, gaantay muna tayo. Habang... Nag-aantay tayo, Brother June at Father Hans. Nasa conversion tayo natapos eh. Yung tanong na yun, paano mo sinimulan yung pagbabago mo sa buhay mo after ikaw ay mabigyan ng chance ni Lord na... Nailigtas ka doon sa mga nakaabang na... Ano bang ginawa mo? Ba't man ikaw? Hindi, kasi lagi ko silang binubuli. Sinasaktong ko yung mga member nila. Ang pag-iigang din. Tapos minumura ko yung mga matataas na katungkulan. Oh. Parang siyang ano, lahat kuya, talaga, no? Sa pelikula, yung panglaban talaga. No? Sa kanila. So lahat sila talaga. Wala siyang sinasanto. Pero dahil doon, ikaw ay nagkaroon ng banta sa buhay mo. Opo, dahil doon nag-usap-usap yung mga ibang fraternity. Grabe. Na gusto nila akong patayin. Gano'n. Kuya, hihinaan ko po ba? O tapang hinaan na lang natin, kuya. So kasi paano yun, kuya, after doon, Brother June, paano ikaw
paano mo sinimulan yung pagbabago at ikaw ay nakarating sa kung nasaan at sino ka ngayon? Kasi tandaan, nangako ka, makaligtas lang ako dito. Pagbabago. So anong ginawa niyo po, Kuya? Paano nagsimula yun? Ang isang nakita ko doon na pagbabago rin, yung pumasok ako sa simbahan ng Binondo na mayroong kumpisal. Hindi ko naman alam na may kumpisal yun eh. Nagkaroon kasi ng trahedya na mabigat talaga na nangyari sa akin. Na tinakwil na ako ng pamilya ko, ganun. Para ako kung ano. Grabe, no? Naging ano ko yung parang napraning ako, lakad-lakad ako ng lakad. Isang beses, sa kakalakad ko, nakarating po ako sa Binondo Church. Simbahan. Sakto naman po, may kumpisal ang bayan. Tapos po, meron po doon isang katekista, si Ate Ludi, na nagtuturo tungkol sa 10 utos ng Diyos. Mm-hmm. Habang nakikinig ako sa kanya, nagkumpisal na rin ako. Pagkatapos ko po magkumpisal, para po ako nahimasmasan. Mm-hmm. Tapos tinanong ko kung paano maging katulad niya. Ah, yung katekista na yun, Ate Ludi. Kaya magmula po noon, nagsikap po ako maging volunteer katekis. Doon sa Binondo Church? Sa Binondo Church po ako nagsimula. Kay Monsignor Ramirez pa. Okay. Tapos okay. No, pinag-aral ako ni Monsignor Ramirez sa ICAM, sa San Carlos. Stayin po yun eh. Kaya yung pag nahihirapan po ako magbago sa ano, sa... Kasi isang taon kami nasa loob ng seminaryo. Ano kaya nag-aaral, stay in po. In, yan. Kaya alam mong nakita mo siguro kami. Anong sa year ba to? Anong year yan? 1998 po. Wait, bago pasok ako noon sa seminaryo. Ando na kami noon. Baka nakita mo kami mukhang mga siga-siga doon eh. Kami siga doon dati. Kuya, bagong pasok tayo, mabait tayo. Tayo yung binubuli mo. Ang isang karanasan ko rin po sa San Carlos, kasi ako po yung ilang beses po ko doon nahuli na tumatakas ng madaling araw. Diyos ko pa sa way. Kahit sana. Akala ko okay. May pare ako na ano, nakakasalubong doon na iniilawan ako. Hindi ko pinapansin, lalabas lang ako. Ang intention ko naman, uminom sa labas. Tapos minsan... Na-miss. Tapos ganun. Tapos minsan din, nahiya tuloy ako sa... Mupunta rin kasi ako sa bar. May kasama kang seminarista? Ako lang. Uy, wala. Hindi pwede. Tapos babalik ako madaling araw na. Makatiyab kasi yun eh. Tapos umaakit ako sa bintana ng classmate ko. Nakikisuyo ako na papasukin ka. Papasukin ako. Oo, grabe pa lang. Nagpasaway talaga eh. Ni Brother June. Ay, tuloy-tuloy na pagbabago sa ano. Pero eventually, no? I mean, sabi nga eh, merong pasensya ang Diyos kahit pang unti-unti. Parang ang hirap pa eh. Naman, biglang pag-gisi mo ka na bukasan eh, ganyan ka nakabait, di ba? It takes time din naman. So you have to be patient naman. May mga anak po tayo, mga mahal sa buhay na medyo... Sabi natin pasaway din, medyo naliligaw. It takes time. Yeah, pero pagtapos nung kuya, naging katekista ka na. Hindi kayo pinalabas ni Father. Yun po, ang naranasan ko po rin sa CIPAM, kasi dahil talaga pasaway ako, gusto nila po akong pauwiin na. Exit ng CIPAM. Parang silent exit. Alis ako sa CIPAM ng tahimik. Kasi nga, hindi rin ako okay dun eh. CIPAM. Kaya nung si Lisa na, nakilala ko na siya. Yes. Wow. Sino naman si Lisa sa buhay ni Kuya? Hindi naman sa nang-intriga kami, Kuya. Sino si Liz? Yung kasi nag-aaral ako sa ICAM, nagdadasal talaga ako na may team sa layperson. Gabi-gabi meron kami silent prayer. Sabi ko, Lord, ang gusto ko po mapangasawa ay katulad kong katekista. Mm-hmm. Hindi ko pa siya kilala noon eh. Pero nung na-meet ko po siya, patapos na ako sa pag-aaral, year 2000, papasok naman siya mag-aral doon. Mabait-bait ka na naman kahit paano? Medyo mabait. Natuto ka na, medyo, nga kuya. Tapos po. Yun, nagkakilala kami. Hindi niya pa ako masyado pinansang kasi para, sa akin kasi intention ko talaga makapag-asawa ng katekista. Na-meet ko siya noon, parang nag-light yung mukha niya. Wow! Tapos hindi na ulit kami nagkita. Pero kapa ng hair? Oo nga. Pero nangarap din ako na sana, nagkita nga kami kasi nakapasok din siya sa CIPAM. Ayun, niligawan ko na siya, ganun. Simula noon kuya, niligawan mo siya, then sinagot ka niya, naging magkasama na rin kayo ngayon sa... Pero... Franciscan Catechist. Ako na ba yan, Brother June? Kamusta na po ang ating ano? Pangkakaluan na ba yan? Itinan po natin ng konting alat. Alat. Yan. Ang inilalagay ko po minsan, yung patis. Kasi yung may bango kasi yung patis eh. Dagdaga, takam. Pwedeng asin, pwedeng patis. Papalat. Pero para medyo safe ng kaunti ba? Asin lang. Opo, asin. Ito yung scene na mas okay. Minsan yung mga scene na okay din eh. No? Yung mga scene na... Uy, walang scene na okay. Asin. Walang kasalanan okay, kuya. Asin nga ang pwede. Ayun, di kuya June, ngayon na ikaw ay active na, kasama nyo na si Ate Lisa sa pagmimisyon. Pero, tanong ko si Ate Lisa, I mean, with your background, taga saan ba si Lisa?
Taga Capiz po siya. Parang napadpad lang siya sa Tondo eh. Ay, lumipad, you know? Hindi, parang ano, parang gusto niya kasi mag-aral. Yung Eminem, si Father Roy. Ah, yan. Ang nangyari po sa kanil po ang aming boss ay nagkakapis. Yung Eminem, si Father Roy po nagsabi noon, hindi ako. Yung nililigawan po siya sa Tondo, marami rin po ang karanasan doon kasi yung talagang Road 10. Taga-Tondo rin pala siya. Si Ate Lisa. Taga-Velasquez siya eh. Ah. Nililigaw ko talaga ako, maraming nararanasan, tinututukan ako ng baril. Ang dami kasing snatcher doon, Father. Doon. Sa Road 10. Saan sinabi mo, wag kang ganyan. Ganyan ako dati. Hindi, gusto ko nga ano, lumaban. Ah. Kaya lang, pinipigilan ko yung sarili ko. Ang ginagawa ko na lang minsan pag nagkabaan na hold up, tumakatalon ako minsan sa jeep para ayaw ko ng gulo. Alam niya kasi kung paano makaligtas. Kasi kaya ko naman siyang ano, patumbayin tayo. Kasi malaki mong hay. Ano, susuntukin lang, sisipain lang. Kasi nakagano na sila, kangkas siya. Tutumba yun. Saglit lang yun eh. Saglit lang yun. Saglit lang yun, babagsak din yung pagsinipa niya. Ganyan talaga siya. Pero si Lisa, yung may bahay ngayon, tanggap silang pamilya. Pamilya. I'm curious, di ba? Kamusta ang experience mo noong nililigawan mo si Ate Lisa? Siyempre, medyo alam nila yung background, ganyan. Na yung niligawan ko na po si Lisa, kasi namanga ako sa kanya, lagi siya nagro-rosaryo. Namanga? Aha, tapos? Lagi siya nagro-rosaryo, tapos... Ano na gustuhan mo sa kanya? Very pious eh. Tahimik, ayan. Oo. Nakangiti lang, gano'n. Eh, kamusta ka sa family niyan? Madali po ba na... Nakuha mo yung loob kagad? O sinindak mo muna yung mga kapatid niyan? Okay. Nangyayari talaga, ano na eh, yung niyaya ko na siya magpakasal, nag-resign kami sa CPAM kasi maliit nga ang sahod sa... Okay. So, ilang years na kayo na nakatikista? I mean... Umalis kami ng after 2004, nag-leave kami, umalis kami. Para doon na kami maniran. Kaya lang hindi naging maganda yung buhay namin. Doon bumalik ulit kami sa Manila. Sa Capiz? Nagtrabaho po sa SM bilang secret agent. Okay. Ng SM. Sa Mega Mall, nakita ko po si Cardinal doon eh. Magbe-bless sana ako sa kanya. Ilang siya sa akin kasi ang laki kong tao. Nakatingin ako sa kanya. Si Cardinal Tagli? Tagli mismo. Cardinal Tagli. Marami po ang pari doon nakikita. Gusto ko mag-bless kaya lang. Ano ba ang nagagawa ng secret agent sa SM? Anong huhuli po ng mga... Nakasibilya na. Kayo yung nakasibilya na security. Nanguhuli po kami ng mga shaplip. Uy, kuya, baka pwede natin ilagay yung ano, bukod sa gabi yung labanos, pwede na ba yan na... Yan din ay ibang palapot din yan, di ba, ang labanos? Kasi dito na yung gabi. Labanos na lang. Ayan. Labanos. So, kuya, ibig sabihin yan, and then eventually, naging kayo rin naman ni Ate Lisa. Opo, ano naman, hihikam po ako sa kanila eh. Sa Capiz, nagano ko ng trabaho ka, nag-igib po ako. Talaga? Parang nag-ano ko, tumulong ako sa kanila. Pero may idea sila, yung family may idea ng naging background mo. Hindi ko alam kung kaninito niya. Malamang, na-exist ka na niyan. Pero ngayon, ilang years na kayong kasal ngayon ni Ate Lisa? Mag-18 na po kami. 18 years po. Pero kayo po ba, kuya, ay may chikiting na? May anak na ba? Wala po kaming anak. Yung pinagdarasal ko po na sana magkaroon kami ng baby, talagang hindi kami binigyan eh. Baka hindi pa binibigyan. At posibleng hindi na rin kasi dahil may karoon ng sakit si Lisa. Tapos, talaga? Ang isang nakita ko doon dahil... We'll pray for Lisa. Yeah, of course. Hindi na po kami nagkaanak. Pero binigyan po kami ng mga spiritual children sa kalsada. Yeah. Katulad po yung may mga kabataan kami na hinuhubog noon. Yung iba po full-time professional catechist na rin po sila. Wow. Parang yung mga bunga na kami. At in fairness, ito yung malamang yung sinishare mo sa kanyang mga catechista. No? Itong manok na to. Itong masarap na sinigang mo. By the way, itong sinigang na ito talaga at parang naging disenyo mo para sa disenyo, no? Para ito yung ginamparan para mas maraming tao ang masakain. Opo. Ang isang dahilan po kasi ang nakikita ko lang po sinigang lang po na manok lang, plain lang. Ang nag-request kasi si Lisa na damihin yung gulay kaya nakapagluto kami ng sinigang na maraming gulay. First time lang po namin kasi tas nagustuhan niya po. Kaya parang naging masarap na menu. Mas marami. Ito ang kakaiba sa normally sinigang, alam na yan ang lahat. Yeah, pero yung kay Kuya, ang sinasabi niya, ito siguro yung kakaiba dito, mas dinadamay namin yung gulay. Ito ang tawag na, Father Hans, sinigang with wings. Kasi puro wings talaga, eh. Di ba? Di mo nakita? Kuya, pasaway ka, no? Pasaway, no? Siga ako eh, siga. Gusto mo rin makuya. Bak, mamit. Tapos na kuya yung ano. Bakit itong ba ako ni Bato nandito eh? Matahilag itong ba eh. So,
So ngayon, isa ito sa mga paborito ng putahe, kuya, ng iyong mga kasama sa iyo. Paborito wow. po nila. Yeah. Plus, of course, kay Lisa. Oo, oh, oo. Oh, kanyang pinakamamahal si Lisa. Eh, siyempre, marami itong mga kabataang kasama. Nabanggit na niya kanina, kamusta yung, ano, yung youth band na sinasabi niyo po opo, kanina? Ano ba yan? Nabuo yan? Unang-una po, lumikha kami ng katikista band, mga full-time katikista talaga sila. Katikista tapos inabsorb din po ni Father Carlo yung katikista kayo band. Kayo pala yun. Opo. Tapos po, band. Dahil yung katikista band na sa CIPAM na, nag-provide po kami ng sarili naming banda. At ang lahat po ng kanta namin ay mga karanasan namin sa kalsada. Wow. Meron din po kami mga bago talaga na kanta ngayon tungkol sa pandemic. Jaywalking kasi. Pandemic. Yung karanasan namin, una pong talagang lumabas talaga yung kalsada. Oh. Tapos rehas ng kahirapan. Wow. Ayun. Anyway, mamaya, no? Yes. Ang ating kwentuhan, ang tawag ay prolific. Napaka-prolific, no? Dami nagawa. English yun. Prolific. Wow. Marami siyang nagpa-produce, kanta. But of course, yung kanyang servisyo pa sa mga kabataan. Pero pinakihintay natin ngayon ay ito. Yes. Kaya Kuya Roy. Bago tayo magpatuloy at makatikim na ng ating hinihintay na sinigang, mag-break po muna tayo saglit. And para po sila mga paalaala. Alright! And we are back with our guest po ngayon, si Brother June, sa kanya pong kinigang with wings, no? Wow! Okay, binago mo na yung pangalan, no? Chicken sinigang with wings. Yeah, pwede na rin yun. But kahit na ano pa yan, ano yes. na po yan, pero parang kanina, during the break, Father Hans, meron tayo. Okra. Nilagay natin yung okra para madali rin siyang... Eh, pwede na po ba natin isunod itong mga opo, ito, kuya? Opo, pwede na po. Sige. Bago tuluyan ko na po yung pampaasim. Oh, bago tuluyan kumalas yung katawan sa buto. Masarap po kasi talaga yung manok eh. Laman. Kasi yun nga ang gusto ni Kuya Jod. Kumakalas yung laman sa buto. Ah, sige, yeah. Yan. Ano po yan? Sinigang mix. Para maasim talaga. Asim talaga yan. Siguro yung mga... Oy, shout out nga pala sa mga kasamahan ni Kuya Jod. Yes. Sa Franciscan Catechist, yung mga kanilang tinuturuan. Siguro, I believe, nanonood sila ngayon, di ba? Meron ba mga solvent boys nanonood ngayon? Kaya, magbago na po tayo, no? Boy, wala, wag, sa expression po ni Brother June, tayo po magbago yan. Na. And then, the eggplant, the talong. Eggplant. At ang talong, ayan. Yan. And of course, ito po. Ano pa ba? Kasi ito, pangit din yung sobrang lantang-lantan. No? Mm-hmm. Kaya hindi pwede, pwede na po siya yung huli halos na nalagay. Ito naman, ang cubes. Chicken cubes. Na nadurog. Madurog nila yung kusa yung pwede. Oo. Parang malak lang gan eh. Uy, Diyos ko, parang siyang... Dahil nga dun sa gabi, makikita mo Kuya Roy dito. Malapot from this siya. From this side. Parang malapot na. Ayan. Sili. Kitang-kita. Pwede po siya umanghang kapag mas maaga nating inilagay. Pero yan, hindi masyado. Hindi ka lang binabad yung anghang ng sili. Mm-mm. Kasi yung iba, sa totoo lang, gumagawa pa ng sausawan nila. Di ba? Eto na, paborito ang namin. Ang kangkong. Baka umapaw na. Oo nga. Pero from there, paglagay po ng kangkong, Brother June, ganun pa katagal ito? Ang saglit na lang po siya. Kasi hindi lang pwede talagang ibabad ng gusto sa init. No? Yung ano, yan. Yung kangkong. Yan, okay na yan. Oh, lalatin ba natin, kuya? Ang ganyan ba, Brother June? Good for how many kaya yung ganyang serving, no? Pag malakas kumain ng gulay yung mga ano. Pag mga pangtondo, ganun. Pag mga pangtondong hain. Uy, sobra ka naman. Sobra ka naman. Kasi anim na wis. Kahit taga Mandaluyong, kaya namin kumain ng ganyang karami. Hindi lang taga Tondo. talaga naman. Alam mo yung gulay, kaya huli talaga nilalagay. Oo. Kasi nga ang bilis niyang mag... Ano ba tawag doon? Kumuluntoy. Kumuluntoy. The term, kumuluntoy. Ayan. So, aantay na lang itong maluto, no? Ilang minutes? 5 minutes po. Five minutes. Ayan. Habang hinihintay natin yan, siguro dahil sa dami ng mga kinuwento ni Kuya June sa atin. Ang kaya karanasan. Oh, kamusta ngayon, Kuya? Ngayon, basically, kamusta ang iyong experience sa pagiging Franciscan Catechist? Ano pa ang iyong mga... Ano ba? Project. Projects? Mga project. Mga plan. Ang isang nakita ko, Father, project. Ang isang nakita namin, dahil nagkakariton,
Nangarap kami na maging ano yung parang tricycle siya. Wow, upgrade. Mobile upgrade, upgrade na. Po, para oh, yung katiketikal. Kasi yung mga bata, ano na sa mga birth, yung parang mga palabas na. Para hindi rin siya mag-cause ng traffic. No. Dahil siyempre pagka nito mabagal din eh. Bubusin na lang ka dyan. Yun naman yung kinukonsider din natin naman yun, di ba? Sige. Tapos mga materials na kailangan, may mga gamit pa. Tatanggalin ko lang habang nagkukwento si kuya. Posible po yung, ano eh, parang ang isa talaga na gamit talaga. Mga gamit. Mga medium namin para gamitin sa halimbawa, ano yan, mga... Malaking TV. Oh, yan na. Ay, ako, yung tricycle na parang ano, sa likod siya yung malaki. Oo, oo, oo. Kasi hindi na kariton yung gagamitin namin. Parang hinihina na lang, no? Ay, sa likod. Ano na lang, parang motor na siya. Oo, may, nandun na yung gamit. Parang trailer sa likod. So, paki-take note po yung description para alam niya po yung bibigay niyo po kay Kuya John. No? Hindi naman po sa nananawagan po kami at namimilit. Nagsasuggest lang. Ito po ang contact details. Ayan. Yan. Ni Brother June. Pagsakay lang po, no, may mga gusto po makiisa at tumulong po sa gawain ng pagtuturo, yes. Katisismo, especially sa mga lugar po na gaya ng Asabaseco, Tondo, Divisoria. Yung mga lugar po na yung mga bata talaga po ay kailangan magabayan kasi nga po lumalaki na medyo ligaw, liko dahil nga sa bisyo. Malaking bagay po ang ginagawa nila Brother June. Kaya malaking tulong din po siguro para sa kanila. Kung tayo po mga nanonood, no, we can also extend our generosity para po masulungan yung kailang proyekto. Sa ngayon kuya, saan po kayo nag-gather, nagmi-meeting ho, 'di ba? Pag ganyan yung parang ano, regular po na schedule ng inyong grupo, ano po ang regular dahil schedule? Dahil po nagkaroon ng pandemic, yung mga simbahan na hindi po kami nakakapasok. Kasi kaya ang ginawa namin, nagsumikap kami na ipagpatuloy yung Franciscan Catechist Formation doon po kami sa bahay mismo. Doon po kami nag-gather. Opo, doon mismo sa bahay namin. Ginawa na namin siyang formation. Tapos tuwing Sabado naman po, yung munting katekista. Kaya ang isang pangarap namin, magkaroon kami ng second floor para yung second floor na yun ay may sa munting katekista at sa baba. Ang formation po ng mga kabataan. Sa ngayon po may third floor kayo, no? Wala lang third floor. Pwede ba yun? Paano kaya yun? Wala second floor. Nakalutang yung second floor. Kasi nakita po namin yung kahalagahan ng pagtuturo sa kalsada. Kasi may mga bata talaga, tsaka mga matatanda na nagbabago. Yeah. Kaya nakita ko po yung kahalagahan ng success katekesis po. Yung mga katekes, yung kahalagahan po ng katekesis sa kalsada. May mga nagbabago po talaga, mayroon po talaga nga nagsumikap na bumuo ng pamilya. Pagbalik po. Nagbubunga yung inyo. Kaya ngayon ang lagi ko rin pinapaalala, huwag kayong matakot. Huwag niyo ipagdamot yung kakayahan niyong gumawa ng mabuti kasi hindi mo masasabi kung ano magiging epekto niyan sa ibang tao na wag mo panghinayangan and then you cannot really change the world, no? Halimbawa, hindi overnight ang conversion. Yan. Eh meron bang mga tao, of course, sa dami ng yung mga naturuan, may mga hindi rin siguro gaanong pwede po yung mga ano, yung mga nakita namin may mga lumalala talaga. Tsaka may mga kaibigan na rin po kami doon na pinatay talaga. Binaril. Eh kuya, yung nagbago tapos nagulat ka doon nakita mo, ay ba't nandun na naman siya? Meron din pong ganun. Anong epekto sa'yo nung kuya? Pag nakakakita, manabalalaman. Ang epekto po nun talagang kailangan ko pa na mas maraming dasal. Tsaka mas lalo silang puntahan. Hindi ka nadi-discourage kuya? Yung nangihinayang... Minsan po nagkakaroon po talaga, nadi-discourage din ako. Kaya lang, talaga yung sa tulong po ng mga napapanood ko po sa TV Maria kay First in First. Kay Bishop Pabilio, tapos kay Panahan. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos, yan. Saka yung motor niya. Trip rin po, maganda rin po yung ano. Nag-promote ka, trip ni Dre. Trip ka pala ganun noon, Father Hans. Ni Dre. May bago ngayon, yung tambayan sa tindahan. Oo, kay Chabi. At ano ba yun? Kapit Kampay. Pero siguro, having said all this, yung karanasan, siguro, ano yung natutunan? Lessons in life na gusto ibahagi sa atin po, no? Yeah. Summarizing pero yung pinakamabigat matitingkad na natutunan mo sa karanasan yung niya. Ministry sa Sibli po nakita ko po talaga sa turo din ng mga pare. Tulad po ninyo talaga, nakaka-inspire kayo. Ang isa pong nakita ko dito talaga maging buhay na saksi sa kalsada. Kasi ang education hindi lamang natutunan talaga sa paaralan. Eh. Posible yung salita talaga ng Diyos na ibinabahagi ng katekista, yung turo ng simbahan, ay talagang mag-ignite pa. Parang na pinapangarap namin na dumami talaga. Nice. Nag-usap kami kahapon, may iba't ibang lugar kami pupuntahan, gamit pa rin yung kariton. Para talaga yung salita ng Diyos ay marinig ng mga bata. Kasi sa lugar namin talagang, dahil sa pandemic, ang dami mga salita na lumalabas na naman eh. Kaya ayun, ipagpatuloy pa rin yung nakita kong street catechesis.
Kaya sana suportahan kami ni Cardinal. Yeah. Ay, nawag Eminence, nawagan po Eminence, no? Of course. Pero as I said, no, I'm sure sa ating mga manonood, marami po ang nais siguro mag-extend ng tulong in any way, no? Kung hindi mo sila personally, first-hand, makapunta sa kalsada. Ang TV Maria po ay nakahanda rin kaming tumulong sa inyo para makipag-coordinate kay Kuya Jun. Yes, at kumain. Father, bago habang inahanda mo yan, parang na-excite ako nung ano, dumating yung time na i-deliver na natin kay Kuya Jun yung pinapangarap, inadasal niyang tricycle. Yeah. Tapos i-video natin. Naku, na-imagine ko na, sana ito pa rin niyo po. Sige na po, no? Supportahan niyo po ang gagawain mo nila. Kahit saan ipagdadasal natin. Ayan na, Kuya. Sige, habang hahanda na po natin ang sinigang with wings. Luto na po yan. Luto na po ito, Kuya Jun. Naamoy ko na. Dito pa lang, eh, no? Ang bango. Naamoy ko na yung asim. Pagkatapos natin makatikim ng ano ng mga kwento ng buhay. Inspiring na mga kwento ni Jun. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Pwede na bang i-serve? Pwede na po. Pwede yan. Na sige, sige. Ikaw po ang magsiserve, Kuya. Yeah. Ang ginagawa mo namin sa bahay, Father, hihiwalay namin yung gulay. Okay. Ang dahilan? Bakit? Para may makarami si Lisa. May mga bata kasi na ayaw ng gulay. Hindi ko makain ng gulay. Hala. Siguro, direct, may request direct, baka pwede kong matawag si Lisa dito, no? Yeah. Para lang makita po ng ating mga pwede. Kasamahan. Sino po ba si Lisa? Lisa, kasi ito nga yung may favorite nito. Yan. Ito po yung inspirasyon ni makita natin. Lisa, halika dito, Lisa. Yeah. Yan. Ito po si Lisa. Ito po ang kanya pong may bahay. At isa rin pong katekista. Kawin ka naman dyan. Ate Lisa, kamusta po ba si Kuya Jun? Yan. Una bilang isang lalakas ng boss mo, wala kang mic. Ikaw ba ay talaga namang pakain ito ni Brother Jun, ano? So, sila po ang partner in crime ni Brother Jun sa kanya pong pagkakatikismo sa kalsada. Yan. Ito pala yung pagkain na favorite na pakain sa ni Jun. Kuya. Sabaw, Kuya. Sana po siya magluto. Na. Ayan. Siya talaga lagi nagluluto. Sige nga, sige nga. Ayan. O, ito, tikman na natin. Okay na po yan, Kuya. Yung sa staff, mamaya na, Kuya. Oo, no, yung mga staff, eh, kami matira lang siguro. Yan. Nakalimutan ni Kuya Jun bagong luto. Mainit, Kuya. Sorry, Father. Alaka, yun ang mortal sin. Nakapasok ka ng pare. Joke, kanilin lang. Yan. So, we bless the food, Father Hans. Bless the food, ha? In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, bless us, O Lord, and these thy gifts which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Yes. Yeah, titikman na ho namin. Ate Lisa, maraming salamat. Ito ay inialay kay Ate Lisa na tikman na. Parang nakita mo yung gulay, di ba? Buti na lang huli dahil kailangan ng serving spoon. Baka, ay, ito na lang, ito na lang. Hindi mo na gamit, Father Hans. Wag! Serving spoon talaga, grabe. Ito, wag! Kumaka, Kuya. Nakalang daw. Sa dulo po, yan. Kuya, dito po, yan. Yan, kaya po ulitin ko po sa mga nais pong sumuporta, na-inspired sa kwento ng buhay ni Kuya Jun at ng kanilang grupo, Franciscan Catechist, you are very much welcome po. Na yung mga hindi nga, sabi nga, hindi kayang pumunta sa kalsada, ito yung mga pinadala ng Diyos. No? Yeah, Father, para ho maglingkod. O ayun na sinasabi mo, kumakalas sa katawan. Kumakalas sa buto. Pero ang gusto ko talaga, gulay. Nux! Yes! Di ba, mama? Singa, singa. Di ba, Hilda? Sige, Kuya. Ang sarap. Uy, narinig mo sabi ni ate, ang sarap. Akin lang yan eh. Parang naingit sa ate Lisa ngayon, no? Kuya. Masim-asim, Father Hans. Masim-asim. Ito yung tipong parami ng kanin, Father Hans. Yan. Opo, sabaw at kanin. Sige. Father, masarap yung mismo dulo ng wings. Ng ano? Dulo ng wings? Mm-mm. O ito muna. Huwag ka mag-alala, Kuya. Mamaya kakainin namin yan. At Elisa, para sa'yo yan. Message na raw. Maraming salamat. Tsaka isa kang blessing. Malaking blessing sa akin. Yeah. Lalo na kayo sa kalagayan natin. Ang laki ng tulong mo sa akin. Ayan. Lalo akong lumalakas dahil sa'yo. Amen. Wow! Oh. Naman. Grabe, maraming salamat. Ako naman ang titikim ng gulay muna. Mm-hmm. Ikaw, Brother Jun. Mm-hmm. Ito yung lagi niyang niluto sa kanilang mga katikista. Wow! Ito po ang, kung hindi mo ito chicken with wings, sinigang with alatondo. Ito naman. Hindi, ito naman. Masarap yung chicken kasi malambot nga. Malambot. At tama. Kasi sabi nga ni Kuya, gusto niya yung humihiwalay na sa buto. Grabe. Kuya Father Roy, habang kumakain din sila, Ate Lisa at Kuya Jun, maraming salamat. Thank you very much po. No? Of course,
for your work sa simbahan po, hindi po ito madaling ginagawa ninyo, no? And you're inspiring to many people. Yes. Hindi pong ginagawang ito. Sarap, may mga... No, no, no. Yeah, paluto mo yan eh. Masarap. Best actor? Nagawa niya yan. But parang masarap naman talaga, Father Hans. Oo, sige lang. Kakain lang tayo, tuloy-tuloy ang kain lang natin. Pero yung ating show muna, kailangan mong tapos mo saglit, no? Tayo po eh. Nagpapasalamat sa mga kwento ng buhay ni Kuya Jun and for the inspiration sa aming mga pari din na sana ay maging katulad ninyo, ganun ka dedicated para sa mga kapatid natin, lalo na sa labas ng simbahan. Sa laylayan, sa ating kapulayan. So, Brother June and Sister Lisa, sa inyo pong dalawa, maraming maraming salamat po. And may God continue to bless you. And reward you sa inyo pong mga efforts. And of course, sa mga tutulong po sa inyo, no? Again, ito po yung details namin. You can advance contact. Magbabalik pa rin po ang testimony. Kami po ay kakain muna dito with the beautiful couple. Wow. Nice. Babalik po kami. Kain pa tayo. Parang pula akong kumula. Isa na namang napakagandang programa, no? Ating pagnilay, no? Nagbuhat yung ating sharing. Nagbuhat ng sariling bangko. Siyempre, programa natin. Pero nakakatuwa nga yung kasi kwento, itong episode na ito. Even siya mismo sabi na siya mismo na inspire, no? Yeah. Without us knowing na nakakatawa ng puso na may mga taong na inspire at na touch po sa ating programa. And of course, through God's grace and through your continued support. Pero if there's one thing po talaga na talagang nakatouch sa akin ay sa sharing po ni Brother Jun kanina ay wala naman talagang tao na wala nang pag-asa. Yeah. Wala nang kapag-asa. No? Kahit na gaano pa nga the mundo. Wow. The mundo. Parang, the world. Yung mundo po ang tingin sa'yo ay wala ka nang pag-asa. Patapon ka na. Sa Diyos, walang sayang. Pag sabi nga, when God makes you or lets you experience His love, nako, palagi yan. May pag-asa ka at ikaw ay mara ka magbago. Yan. Ako naman, ang babaunin ko kay Kuya Jun. Ako'y isa sa mga taga-hanga niya talaga rin, no? Bilang tayong mga pare, maraming mga tao na pumupuri rin sa atin, na nagpapahayag ng kanilang paghanga rin. Pero tayong mga pare ay marami ring mga laiko na hinahangaan din, pinapasalamatan din. At isa sa Kuya Jun dyan, dahil sa kanyang ginagawa para sa simbahan. And a big reminder for all of us, that witnessing is still the best instrument of evangelization. Yes, the most effective way. Yes, ang makita, maranasan, maramdaman tayo ng mga tao na ang salita ng Diyos, sabi nga nung programa natin, ay buhay. Buhay. Buhay ang salita naglalakad ng Diyos. At gumagalaw. Yes. At tayo yun eh. Tayo yung inaasahan nila na yung ginagawa nila, Kuya Jun, na bumababa sila. Sabi mo, sa laylayan, no? Sa kalsada. At nandoon talaga yung magkakaroon din ng mas malalim na kahulugan ang salita ng Diyos sa kung saan nararanasan ng mga tao si Kristo. Ang pagmamahal at ang awa ng Diyos. Kaya nga po, tandaan natin, no? Sa bawat misa po, ang mga pari, kay mga pari, ang laging sinasabi, humayo kayo at ipahayag mabuting balita. Tapos na po ang misa, humayo kayo. Ang paghayo pong ito yung sabihin po ay isa buhay na yung narinig ng ating tinanggap. Kaya nga po, we walk the talk. After the mass, tayo po ay magpahayag ng mabuting balita. And let your life be the best example of your faith. So, join in. For the best way to one's heart is still through the stomach. So, serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Bellier. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat. At muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony.